Asahang magiging masaya, makabuluhan at puno ng pag-ibig at pagsisilbi ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isa sa mga kilalang institusyon sa edukasyon dito sa siyudad ng San Fernando sa susunod na taon. Formal nang sinimulan ng St. Scholastica's Academy, San Fernando, ang kanilang ikasandaang taong pagkakatatag sa isinagawang ceremonial kickoff nitong July 27 sa St. Cecilia's Court sa loob ng nasabing paaralan. Pinangunahan ni Sister Mary Jamananza ng aktibidad kasama ng mga estudyante, guro, magulang, lay partners at iba pang mga bisita. Tema ng centennial anniversary ng Saints Co ay 100 Years of Love and Service. At yun po ang nakikita kong significance noon na all throughout ang nag-urge sa amin na mag-continue ng mission namin is the love of Christ. Sabi nga, Christ urges us. Nandoon po yan sa Holy Rule ng Holy Father Benedict namin. Kaya ang significance po nitong 100 years is that all throughout this 100 years, so many people have shown love. Not only the teachers, the administration, the students, the alumni, the community itself. No? So for us, it's such a significant event in our life. Isinapubliko sa okasyon ng centennial logo at ang mga nakalinyang mga programa ng aktibidad na magtatagal ng isang taon. Sa unang pagkataon, ipinarinig din ang centennial hymn na komposisyon ni Attorney Bong Roque at ng kanyang pamilya. Ito na ang ikatlong awit na isinulat para sa St. Scholastica's Academy ng pamilya. Magkakaroon ng mga tree planting, may mga iba-ibang places yon. Tapos magkakaroon ng mga alumni projects, no? The significant here is the Gawad Husay. That is sa huling-huli na yon. Kasi yun ang ibig sabihin, 100 alumni will be given awards for different kinds, no? Sa public service, sa social service, etc. May mga nakalinya ring mga lectures kung saan panauhoy ang tagapagsalita rito sina Senator Risa Hontiveros, dating Senator Lyra De Lima, at si Christian Esguera na kilalang produkto ng Benedictine Education. Dapat po Benedictine in spirit. And of course, prominent people naman din, no? Kasi like si Risa, nakita nyo naman how brave she is in, you know, tackling very, very, what do you call that, actually threatening issues like Kibudoy and Pogo and all that. And how brave she was, diba? At of course, Lyra De Lima, my goodness, the weaponizing of the law as exemplified by how they treated her, di po ba? As si Christian Esguera, how he says really facts talaga, hindi fake news, di ba? Kaya yun, at saka bedan sila, kaya pinili po namin sila. Samantala, naitanong rin sa pamunuan ng St. Scholastica's Academy San Fernando kung may balak itong mag-alok ng kolehiyo. Tinitingnan nga po namin kung how possible it is to have a college department. And we really are hoping that we can. Kasi, of course, ang daming ka-eskwelahan dito, no? May Angeles, may ganito. So, ang daming competition. So, kailangan magkaroon kami ng feasibility studies whether it is really worthwhile. But ang gagawin po namin, we will make a trial. We'll first be a satellite campus ng St. Scholastica's College, Manila. Kasi pag satellite na kami, makikita namin kung merong maraming dadating. And after that, then we will also then apply for College Department of St. Scholastica's San Fernando. Ngayon, hindi na academy yon. It will be St. Scholastica's College San Fernando. Well, we hope that it will still happen in the next 100 years. Natapos naman ang aktibidad sa simbolikong pagpapakawala ng 100 puting kalapatik sa harapan ng paaralan. So sa akin, ang pinaka-importante po na dapat maging resulta nitong ating celebration is greater love and greater service. So thank you po sa lahat ng mga nagsusuport sa amin. And we are assuring you of further service and love in the future 100 years. Itinatag ang isa sa primerang institusyon ng siyudad ng San Fernando noong Hunyo 1925 na tinawag na Assumption Academy of Pampanga bago ito naging St. Scholastica's Academy. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.